And if you read the book of 1 Samuel, 2 Samuel, makikita natin si David, di ba? Kumbaga parang sa pelikula, pagkatapos niyang i-anoint bilang hari, hari agad siya. Yun ang akala natin, na didiretso na siya sa palasyo. Pero pagkatapos siyang i-anoint ni Samuel, ibinuhos ang langis sa kanya, bumalik na siya sa dati niyang pamumuhay bilang isang pastol. Inalagaan niya uli yung kanyang mga tupa. And the question is, Lord, in-anoint mo si David para bumalik lang sa dati niyang buhay. In-anoint mo tapos hindi naman naging hari. Nagbigay ka ng promise tapos hindi naman agad nangyari. Well, these words are maybe true in our life. Na sinasabi natin sa Panginoon, Lord, nag-promise ka eh. Bakit hindi pa nangyayari? Lord, ipinakita mo sa panaginip eh. Lord, nanguhusap ka sa word mo eh. Bakit hindi pa ito nangyayari? Because God wanted David. What God wanted David, and He's taking him through a process. And yung anointing na yon sa buhay ni David, hindi yun mawawala. Pero para mangyari ang kanyang pagiging hari, kailangan dumaan siya sa proseso. And the same in our life, may mga mangyayari pa sa buhay natin. There's some things that need to happen in our life before we can step in into what God has prepared for us. Gaya ni David, in-anoint siya pero hindi pa siya naging hari at dumaan siya sa proseso.